Tayo na po ang lahat. Magalak at magsaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinaksi ang kasalanan, nalupig ang kamatayan, sinayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Pang-apat na linggo po tayo sa magandang kapanahunan ng pagkabuhay. Itong linggo din ito ay ang pandaigdigang araw para sa bokasyon. At ngayon din ay araw para sa mga ina, para sa mga nanay. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
kasalanan ng sanlibot na. Kasalanan ng sanlibot na tanggapin mo ang nakahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, na kain mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Upo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga hinikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong mga sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga Hentil, sapagkat ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil upang ibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga Hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon
Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon. At sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman ng Antioquia ay natagib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginoong ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahiri ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilara ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman di sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin ninuman, ang aking Ama na nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ninuman ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Lumaban sa masama, magdasal sa Ama. Lumaban sa masama, magdasal sa Ama. Ngayong pang-apat na linggo ng pagkabuhay, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait at muling na buhay na Jesus, Padre Jesus Nazareno. Sa totoo lang, napakadaming mga pagdiriwang o tema. Inaamin ko, hindi ko alam kung ano uunahin ko. Una, Linggo ng Mabuting Pastol. Magdadasal tayo para sa mga bokasyon. Pari, reliyoso, reliyosa, mga maglilingkod sa simbahan upang maging mabuting pastol, mga naglilingkod, dedikasyon, iniisip ang simbahan ng Panginoon. At mga nanay natin, sama na natin mga lola, nagpapasalamat po tayo sa pag-aalaga, pag-aaruga, pagkalinga nila. Salamat sa ating mapagmahal na nanay na nagsasakripisyo, madaling araw gumigising na para ipagluto at mga anak nila ay lumaki sa birtud ng Panginoon. At yung una, bokasyon para sa mga parit madre, mga naglilingkod sa simbahan. Pangalawa, ina. Bukas! Baka, ano yung, at yung pagbasa? Gawa ng mga apostol, pahayag, Ebanghelyo ni Juan. Ano ang nagbubuklod, nag-uugnay dito? Sa pagninilay, ang Ama ay nagkaloob, nagbigay ng kawan, ng pamilya, komunidad, lipunan, upang alagaan at mapagmalasakitan. Ulitin ko po, ang ating Diyos Ama, pinagkaloob sa atin, ibinigay sa atin, tungkulin natin, ang kawan, pamilya, komunidad, lipunan, upang alagaan at mapagmalasakitan. Sa ating unang pagbasa, Gawa ng mga Apostol. Si San Pablo, kasi sa mga Israelita, tinanggihan ng inalok muna sila ng buhay na walang gan. Ito po, inalok sila. Pero ang tumanggap, ang mga hintil, si Pablo at ang asistente niya, si Bernabe, pumunta sa iba't iba mga nasyon, mga bayan, mga bansa, upang ipalaganap ang imbitasyon ng Panginoon
na makibahagi sa buhay na walang hanggan. At gayon din, sa ating pangalawang pagbasa, pahayag ang kordero siyang mamamastol sapagkat sa dulo ng lahat, sasambahin, luluwalhatiin, pasasalamatan, tataas ang kamay sa kordero na siyang namamastol sa atin. Tayo ang malaking kawan na sumasamba, dinadakila, tinataas ang sarili sa Kanya. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa, ang buhay ng Diyos, ang pagmamahal, buhay ng pagmamahal na kagandahan, katotohanan, pagkakaisa, pagmamahal, pag-ibig ay ibinibigay sa ating pang magpakailanman, magpasawalang hanggan. Ito sapagkat sinabi, ang Ama at akong iisa, ang kawan, ako ang mabuting pastol, at ang kawang ito, mga kordero, mga tupa, ibinigay ng Diyos Ama. Kaya nga, pagdasal natin ang mga pari, pagdasal nyo kami, kilalang kilala nyo kami, upang may dedikasyon, kayo rin, mga naglilingkod, ha? Di lang ako, ha? Kasama kayo dyan. Ha? Eh syempre, minsan eh, napapagod tayo sa dami ng tao, lalong-lalong sa Quiapo. Hindi na ako, alam na natin yon. Nandun pa rin ang puso na nagmamalasakit. Napapagod ka. Pero alang-alang sa Senyor. Sige pa. Pagsasakripisyo na sarili, iintindihin mo yung kapakanan ng iba, ang ikabubuti ng lahat, at ang pangangailangan, kasama na yung material na pangangailangan na napakadami. Yan ang bukasyon. Kaya kung tinatawag kayong maglingkod, umoo. Kasi napakadami natin, kailangan natin ng mga kamay na tutulong. Bukasyon. Mga nanay naman, nako, wala po akong pamilya, ha? Wala po akong anak. Tanong nyo sila, mga Marites yan, sa simbahan. Pero, mahirap magpalaki ng bata ngayon. Alam nyo ba yung kahapon? Nako, Diyos ko, Panginoon ko, ako po yung nagdadasal dyan. Iniimbitahan, mga bata ito, ha? Nako, ang kukulit. Kailangan mo siguro ng malaking pasensya para magdasal ng Santo Rosario. Eh sabi ko, kung pasensya, anak niya yan, ha? Pag-aalaga, pagtatsaga. Ha? Nanay, salamat sa ating mga nanay. Nandiyan pa ba kayo? Muli, balikan ko po pinakabuod, pagiging leader. Ang Ama, pinagkalooban po tayo ng kawan. Pamilya, komunidad, lipunan upang alagaan at mapagmalasakitan. Tula na po ako. Yan. Ama. Laban sa masama, iwanan ang luma, itanghal ang tama, birtud maging tema. Huwag naman magdedma, huwag naman mandigma. May bagong sistema sa langit magsama. Dasal sa kwaresma, tayo'y may karisma. Ang papay sa Roma, ang away siyang suma. Asal nakaakma, itaas problema kay Kristo tumugma, mahalin ang Ama. Tatlong letra lang, Ama. Espelengin natin ang Ama. A-M-A. Ama. A, anak tayo ng Diyos.
M, Mayo ngayon, Maria, ating ina. At huling letra po, A, alaga kayo ng may kapal. Sa tulong ni Maria, nagdadasal po tayo ng Santo Rosario, hindi lamang para sa halalang tuwing buwan ng Mayo. Nag-aalay po tayo ng bulaklak at nagro-rosario po tayo at ni San Jose. Nawa po, itaas po natin ang ating kaparian, mga reliyoso, mga naglilingkod sa simbahan, lahat ng mga nanay, at magiging pinuno natin upang matularan natin ang halimbawa, ang mabuting pastol na si Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog si kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw namang muli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, turuan mo kaming makinig sa tinig ni Jesus, ang iyong anak at aming mabuting pastol. Dalhin nawa niya kami sa mainam na pastulan kung saan makasusumpong kami ng pahingaan at kapanatagan. Tayo dumalangin, Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Palakasin at gabayan nawa ng mabuting pastol ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, mga relihiyoso at mga misyonero, upang manatili silang tapat na pastol ng bayan ng Diyos sa daan ng katotohanan at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Upang ang mga Kristiyanong pamilya at tahanan, sa pamamagitan ng kanilang pagmamalasakit, ay maging lugar kung saan ang mga binhi ng bokasyon ay tutubo at lalago. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Upang ang ating mga kabataan ay makatagpo kay si Kristo bilang inspirasyon at kahulugan ng kanilang buhay, nang sila'y maging daluyang pag-ibig niya para sa lahat. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Upang ang ating mga kabataan ay pagkalooban ng Espiritu Santo ng karunungan at lakas ng loob, upang makita nila at makatugon sila sa iba't ibang tawag ng paglilingkod sa simbahan, lalo na sa paglilingkod bilang mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Tanggapin mo, Ama, ang mga kapatid naming pumanaw. Makasapit nawa sila sa buhay na walang hanggan na kanilang inaasam. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng matamis na ngalan ni Jesus ng anak mo at aming mabuting pastol, dinggin mo ang aming mga kahilingan at siyang magpapanatili sa amin sa kagalakang dulot ng kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, narito
masayang nagsalo aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alak at tinapay, gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayan, nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayan, nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkalumong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggan tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaprian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang birhen ng manawag ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kortero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa sarili naman walang sinuman ang namamatay para sa sarili naman tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa
isa't isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nagkapiling Niya. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapati mong kaming makarating sa pastulan na inilan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga bukasyon. Makapangyarihan Diyos, Ama ng aming Panginoon sa Kristo, sa iyong maasang pagmamahal, patuloy kang nagsusugo ng maraming mga maglilingkod sa iyong sambayanan. Hipuin mo ang puso ng mga kabataan upang lagi nilang marinig ang paanyaya ni Kristo na sumunod sa Kanya bilang mga kaibigan at alagad Niya. Tumawag ka ng maraming mga maglilingkod sa iyong sambayanan sa Archdiocese ng Maynila bilang mga pari, misyonero, reliyoso at reliyosa. Tulungan mo silang tumugo ng buong buo sa tawag ng paglilingkod. Bigyan mo sila ng lakas ng loob sa paglingkuran ng iyong sambayanan sa diwa ng pagmamalasakit ng mabuting pastol. Nawa ang kanilang buhay at paglilingkod ay magpaalala sa iyong sambayanang banal na tumugon din sa paanyaya ng Espiritu Santong nananaan sa amin, upang sa katapatan ng Ebanghelyo ni Kristo, kaming lahat ay makapaghatid ng magandang balita sa mga dukha, makapagpahayag ng mga bihag sa bilanggo ay lalaya, at maging daan ng pagpapanibago ng sanlibutan. Paalabin mo ang aming puso, ang ningas ng Espiritu Santo, upang lahat kami ay maging tagapagdala ng mabuting balita. Santa Maria, ina ng mabuting pastol, ipanalangin mo kami. Panalangin para sa araw ng mga ina, Diyos na pinagmumula ng buhay, Diyos ng babaeng tulad ni na Sarah, Ruth at Rebecca, Diyos ni Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na biring Maria na ina ng iyong anak na si Jesucristo, dinggin po ninyong aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina at lolang nakitipon sa lugar na ito. Basbasan mo sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila natututunan ng mga anak at apo kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo sila ng biyayang makaisa sa iyong banal na hapag at matanggap ang pagkaing nagbibigay buhay, sapagkat sila ang mga nagtataguyod at nagpapkain sa amin, at sila rin ang nagturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga sarili at aming mga pamilya. Pagkalooban mo sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, at ng pagkakataong kami kanilang maipagmalaki bilang mga anak. Pagkalooban mo rin sila ng mga kaibigang mananatiling tapat upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalinga at pagmamahal. Gayun din ang aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalala, lalo na ang tahimik na itataguyod ng kanilang pamilya, naglilingkod na may kababang loob at nagtitiis ng hirap na buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling, o Diyos ng kadalisayan, na kami manahan sa aming lahat na narito sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa halalan. Manalangin tayo upang sa papalapit na pambansa at panglokal na halala na itunay na maghari ang kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bansa. Sama-sama nating idalangin, iligtas mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pamimilit, pananakot, karahasan at terorismo. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa panluloko, pagsisinungaling, pagbaluktot ng katotohanan. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa panunuhol, kasakiman at sabuatan upang makapagdaya. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa kawalang muwang na panlilinlang at makitid na pananaw. Iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pagbabanta, pananakot at lapastangang pananalita.
Iligtas mo kami, Panginoon. Sama-sama natin idalangin, dinggin mo kami, Panginoon. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang aming budhi ang siyang gawing tunay na pamantayan. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang kabutihan ng nakararami ay aming pinakamataas na layunin. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang dignidad ng tao ay palaging igalang. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang kapuspalad ay mahihina ay pag-ukulan ng higit na pansin. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi pagwalang bahala. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang pagkakaisa ay magbigay daan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran. Dinggin mo kami, Panginoon. Upang ang banal na pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay maging gabay na mga nagnanais mangunan ng pamahalan. Dinggin mo kami, Panginoon. Manalangin tayo, Pastol, ng aming kaluluwa tagapagligtas ng salibutan. Ang politika ay yung kaloob sa amin. Ang paanyaya na maglingkod sa iba ay lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang politika sa aming bansa tulad ng paggabay mo sa amin. Nawang aming politikal na pakikilahok para sa botante at kandidato ay magdulot ng kaluwalhatian ng iyong mahal na ngalan. Tulungan kaming yumabong sa kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na may alala nila mga pangal sa binyag ng ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pagalisan ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangakan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhatian namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.